wala siya ng aking pamilya. Meron pa nila yung nakapangyarihan niyan. Yes po. Bakit wala siya dito para panindigan yung bata niyan? Magkita tayo dito sa kabilugan ng buhay. Kapag dumating ka, ibig sabihin na handa mo kung samahan na pangbuhay. Nay, anak. Nay, nasa na yung anak? Anak ko. Cordelia, bukas na lang, ha? Nay, gusto ko na makita yung anak ko. Ayun, nasa na siya? Nay. Oo, anak, sandali. Ganda ng anak ko, di ba, Nay? Oo, Cordelia. Maganda yung anak mo. Dok, malusog naman ho ba siya? May komplikasyon ng anak mo, Iha. Komplikasyon ho? Anong komplikasyon? Anong... Dok, pwede bukas na nang natin siya kausapin para Nay? Makapagpahinga muna siya. Oh. Anong komplikasyon na anak ko? Dok? Iha, kailangan mo pahinga ngayon, ha? Makakasama sa... Dok, Nay, kukunin yung anak ko, Nay! Nay! Anong problema ng anak ko? Kailangan mo magpahinga ngayon. Anong sabihin niyo na sa akin, Nay? Anong problema ng anak ko, Nay? Nay! 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 Anong problema ng anak ko, Dok? Sabihin niyo sa akin! Opo, wala po talaga. Wala akong pakialam kahit nasa tuktok pa ng mundo ang perlas na pula. Hanapin niyo! Hanapin niyo! Ah, tukupan niyo! Lagdong kaya kahit ang mga posing ko! Mama, kailangan natin mahanap ang perlas na iyon. Kahit nanganak pa ako ng gintong butot, maaaring hindi siya kilalani ng mga taga-dagat kapag hindi niya suot ang perlas na mga mahalika. Yun ang nabibigay sa atin ang kapangyarihan. Relax, Marisa. Nahanap na ang pulang perlas. Mommy! Dahan-dahan, baka masira, ha? Hindi ito ang tunay na perla. Shhh! Sino makapagsasabing hindi yan ang totoo? Pag nakasabit na yan sa leeg ng anak ninyo, Miss Saleh! Ano po nangyari kay ate? Nalagay sa peligro ang ate mo, eh. Nay, Vlad, meron daw... Pumutok na ugat eh. Kawawa naman si ate. Kawawa naman yung pamangkin ko. Sana gumaling na si ate. Para magkasama na silang dalawa. Kasalanan ng bata niya. Kaya magkaganyan ang ate mo. Ano yun, Nay? Wala. Doon ka muna sa kantin. Kumain ka muna, ha? Gusto ko mag-isa sa kanya. Ating mga dakilang sirena ay pawang mga alipin na lamang. Ito na ang simula ng pagpagsak ng kaharian. Huwag mo tayo mawala ng pag-asa, Lolo Sheldon. Baka may makakaligtas na sa amin. Sino? Actually, nagka-
nagkaroon siya ng eclampsia. Sobrang pagtaas ng blood pressure. Kaya hindi nakayanan ang kanyang pagbubuntis. Dok, gano'ng katagal ba siya sa ICU? Kailangan kasi niya ng close monitoring eh. May problema po ba? Wala po. Salamat ako. Sige po. Nanap po kayo ng nurse kanina. Pinapaalala lang po yung bayad natin para sa linggo nito. Tech na hospital na ito, oh. Pinoproblema ko nga yung lagay ng ate mo, eh. Para ipampaalala nila sa babayaran. O siya, sabihin mo mag-withdraw ako bukas. Sige po. Madam Delela, kamusta na po si Cordelia? Ay, Tonyo, hindi ko nga alam kung kailang gigising si Cordelia. Mahal-mahal pa naman ang ospital. Naka-ICU pa siya. Tapos siyang pambata. Maayos din po yan. Malay nyo nga po, baka po itong batang ito yung magdala pa po sa inyo ng swerte. Tonyo naman, paano magdadala sa akin yan ng swerte? Nakakita mo naman, oh, korteng sirena. At alam natin lahat na malas ang mga sirena. Nang naman tao po yan, hindi mo po sirena yun eh. Siguro po nung bubuntis lang po si Cordelia, mahilig po siya kumain isda kaya napaglihin niya po ito sa isda. Wala nga lang po siyang binti. Tonyo. Po. Alam mo, bibigyan kita ng 5,000. Maraming salamat po, madam. Pero meron lang ako ipagagawa sa iyo, ha? Sige, paano po yun? Okay. Dispatch mo naman yung bata, o. Ano? Anong sabi nyo? Sabi ko, baka pwede dispatchahin mo yung bata. Ano? Papatayin ko itong bata? Hindi! Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ipaampun mo! O kaya, dali mo sa loob ng simbahan. Basta ilayo mo siya sa amin. Ikaw nang bahala. Pero bakit, madam? Kalahin niyo siya. Hoy, wala akong kalahing abnormal, ano? At kundi dahil sa batang yan, hindi sana nanganib ang buhay ni Cordelia. Bakit ko lang sa'yo 5,000? O sige, gagawin ko 10,000. Siguro naman malaki na to. Sige na lang. Pag-isipan mo maigi, malaking bagay to para sa anak mo doon. Sige na, tanggapin mo na. Hindi, Delela, ano ka ba? Anak ito ni Cordelia. At alam ko mahal na mahal niya yung bata. Kaya hindi ko gagawin kung ano yung inihiling mo. Yung apo mo. Tonyo! Tonyo! Ayos na ang pwesto niyo dito sa akin. Siguro naman panahon na para tuparin niyo naman ang pangako niyo sa akin. Masyado pa maaga ang panahon na to para ikisang tayo sa iyo. Baka na kalimutan mo, Lisa. Anak ko ang prinsesa ng Arian. Shhh! Ikaw nga maingay, baka may makarinig sa iyo. Ah! Sali! Huwag ka namang masyadong mainipin. Hindi ka naman namin tatry to win eh. Ipapakasal ko sa'yo si Lisa. Sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Oo, oh, anak ng pati mo. Bakit kasi sumuka ka pa? Pati ko na pinaalis si Tonyo eh. Naman ito. Hello? Ay, Omare. Ah, si Cordelia? Ayun eh, hindi pa rin gumigising eh. Ay, talaga naman nakakaawa yung anak ko, no? Ano? Yung bata? Alam mo, Mare, ang dami kong kailangan gawin. Pupunta pa ako na ospital eh. Pupuntahan ko pa yung anak ko. Tsaka na lang tayo mag-usap, ha? O siya, sige. Chismosang kapitbahay to. Siguro natunugan na abnormal ang anak ni Cordelia, oo. Ay!
Diyos ko! Madam Delala, ano ginawa niyo sa bata? Wala akong ginawa. Pinaliguan ko lang siya, tapos nalingat ako sandali. Pagtingin ko, nakalubog na siya sa tubig eh. Paano hindi niyo namalayan? Eh kasi meron niya akong kausap sa telepono. Ano ka ba? Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi? Bakit anong tingin mo sa akin, ha? Di ba talaga ayaw naman niyo sa bata? Oo nga, pero gusto ko paampun lang siya. Mailayo sa amin. Hindi ko kaya saktan ang sarili kong apo. Tonyo, parang nakakakailangan ko tulong mo. Sige na, oh. Sige na, tagipin mo. Malaking tulong ito para sa pamilya mo. Madam Delala, anong gagawin ko dito? Eh di, ilibing mo. Hindi ko alam. Huwag mo na ako paisipin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sige na, ikaw nang bahala. Pasensya na. Madam Delala! Madam Delala! Kawawa ka naman, bata ka. Kita ililibing. Manong! Manong, tigil! Manong! 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 Oh! Sorry, baby! Sorry, baby! Aris, nak! Lika, anak. Inumin mo muna itong mainit na tubig, ha? Para mapawi naman yung ubo mo. Sir! Nak, andiyan ang tatay mo! Tonyo! 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 Esther! Esther! Ano ibig sabihin yan, Tonyo? Bakit? Sino yung batang yan? Ha? Biyaya ng to ng Diyos! Sigurado ka hindi mo anak yan sa ibang babae? Siyempre hindi! Hindi ko magagawa sa'yo yun eh! Kita mo naman oh! Layo-layo ng tsura namin! Taka, Tonyo? Pinagtangkaan siyang patayin ni Delilah? Oo nga eh! Buti nga lang kung saan nabuhay itong bata. Kahit nalunod na siya, himala nga yun eh! Eh naisip ko naman kung sasauli ko siya kanya Delilah, baka naman pagtangkaan ulit yung buhay nitong bata. Kaya inuwi ko na siya dito. Sanang magalit, ha? Bakit naman ako magagalit? Eh, talaga namang nakakaawa tong batang to, eh. Tingnan mo naman yung mga paa niya. Pu ako din sa'yo. Ilalayo ko talaga to kay Delilah. Well, ayon doon sa CT scan niya kanina, may na-detect ng brain movement sa anak ninyo. Matukpong naman ang brain movement. Hindi ko naman naintindihan yan eh. Basta alam ko lang, ilang linggo na, hindi pa nakikising ang anak ko. Kailan magigising si Cordelia? Ate! Baba! Baba! Baba si ate! Diyos ko po, salamat! Papakilala kami sa inyo. Kilalanin mo yung bagong magiging kapatid. Kapatid? Oo, Aris. Aampunin natin siya. Okay lang sa'yo? Okay lang po. Nay, ang cute niya, no? Liit-liit niyang babae. Oo, isang maliit na babae. Siya ay isang mutya. Mutya? Oo. Tatawagin natin siyang mutya. Kailangan mo lang mag-undergo ng mga ilang tests. So far, okay naman ang vitals mo. Optimistic ako sa kalagayan mo, Cordelia. Salamat po, Doc. Nay, nasa na anak ko? Gusto ko makita ang anak ko. Cordelia, anak. Alam mo, naging mahirap ang panganganak mo eh. Kaya, hindi lang ikaw ang nagkaroon ng komplikasyon. Anong ganun sabihin, Nay? Wala na siya eh. Nay, ano?
gusto kong makita si Ina. Nay, hindi kita ko mayroon ako, diba? O nasan na? Wala na, Luke. Pasensya na. Nay naman. Naiwan ako. Nay. Napabinyagan. Wala kang pangalan. Wala ka man lang, Ama. Nay, paano ba nangyari to? Mahina ang baga ng anak mo, Cordelia. Iniwan ko nga siya kay Tonyo dahil inaalagaan kita sa ospital eh. Eh, sabi sa akin ni Tonyo, pagtingin daw niya sa bata eh, hindi na humihinga. Kaya nasa mong si Mang Tonyo, Nay. Gusto ko lang malaman lahat. Wala na nga siya. Umuwi na siya. Cordelia, maaari ba? Huwag ka na magtanong para hindi ka na nasasaktan. Dennis, tayo na. Sana hindi ko na lang nakilala ang mga mong anak. Hindi naman talaga niya ako mahal. Ginamit niya lang ako. Iniwan niya lang ako. Iniwan niya tayong dalawa anak. Sana'y pag-ibig ang isipin ng bawat isa. Nay! Tay! Bakit po ba ganyan ang binti ni Mutya? Alam mo, hindi naman lahat ng tao pare-pareho. Yung bawat isa sa atin, may kakaibang katangian. Oo, Aris. Kita mo si tatay. Meron ako nunal dito, oh. Pero ikaw, wala. Yung sa'yo namang ilong, ang tangos-tangos. Pero yung kay tatay, alam mo, nakadapa. Alam mo, nak, yung mga kakaibang katangian na yun, yun ang nagpapatunay na espesyal ang bawat isa. Espesyal din po ba si Mutya? Aba, syempre. Si Mutya ang pinaka-espesyal sa ating lahat. Eh, di ba po, kailangan natin ng dalawang paa, kagaya po nito. Eh, paano po makakalakad si Mutya? Anak, hindi na makakalakad si Mutya. Kaya ikaw bilang kuya, ha? Ipangako mo na lagi mong tutulungan si Mutya, ha? Kaya, kailangan puprotektahan mo si Mutya. Pangako po, Tay. Tay, hindi ko po sasabihin kahit kanino ang tungkol sa binti ni Mutya. At lagi ko po siya ipagtatanggol. Anak, kaya mo na ba? Siguro pag malaki-laki ka na ng konti. Gano'n po kalaki? Sige po, kakain po ng gulay para lumaki ako kaagad. Damihan mo, anak, ha? Opo. Ay, Esther, kamusta? May bagong baby ka na pala? Ay, hindi ako naglalabas ng bahay. Delikado ko kasi. Esther, ba't naman nakabalot yung anak mo? Ang init-init eh. Ayoko ko sana ng mga tatang lamok. Dito sa simbahan eh. Oh, sige ho. Sige ho, kung ano po. Tao po. Magandang araw po. Ito ba yung bahay ni Dr. Robert? Ay, naku, wala na sila, Ining. Nasa States na. Doon na sila titira ng pamilya niya. Kasi ho siya ho nagpaanak sa akin eh. Marami ho sana akong gusto itanong sa kanya.
Baka meron po kayong address man lamang o kahit ho number sa Amerika na pwede kong matawagan. Ay, pasensya na yun. Hindi nila sinabi. Tonya! Tonya! Aris! Tonya! Oh, is that? Nayari ko na! Ano mo yan? Makikita mo, Aris. Halika dito, Aris. Yan! Wow! Maganda to! Ha? Uy! Natutay! Uy! Mas madali ko na ngayon makakarga si Mutya. At ngayon, kahit saan pa tayo pumunta. Di ba, Kuya Aris? Day, ako naman magbibitbit kay Baby Mutya. Ako rin mamura si Mutya. Thank you.